Pinag-usapan natin ano ba ang mga kailangan natin gawin itong Kapaskuhan. Ano ba ang mas memorable sa atin? Ano yung nakapagbibigay sa inyo ng kasiyahan? And of course, yung tinatawag nating joy, the most meaningful, significant emotions, di ba? Na yun. O si, ano, si Grace. Bukas daw, pupunta siya doon. Yehey, birthday niya. Happy birthday. Boy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday sa'yo. Okay. So, alam natin na hindi naman napupostpone ang mga celebration, di ba? Yes, yes. Hindi napupostpone yan. Whether sa, kumbaga, sa kaarawan. One day, 2 days. Depende sa inyo. Either one day before or a couple of days before dahil hindi kumpleto yung pamilya. Or after nung mismong kaarawan nyo. So, hindi napupostpone yun, ha? Or buong buwan. O, buong buwan. Ay, pag buong buwan, eh, ikaw na lang mag-celebrate dahil wala na ako. Wala na tayo. Oo, di ba? So, yun yun. Yung mga major, ano tawag dito, dates for celebration. New Year, Christmas, ano pa ba? Basta yung dalawang importante na yun. Hindi naman napupostpone yun dahil taon-taon nangyayari yun. Mm. Di ba? Nangyayari yun. So, kinakailangan, bigyan lang talaga ng kahalagahan yung celebration. Yes. Sa paraan nito, paghahanda, di ba? Pagbibigay importansya sa taong nagsiselebrate or yung pamilyang nagsiselebrate sa atin. Kinakailangan po natin gawin yun. Kasi kung hindi, siyempre, medyo may kalungkutan din tayong na maaaring ibahagi dun sa taong kinakailangan sana mag-celebrate at gusto niyang i-celebrate yun kasama yung kanyang mga mahal sa buhay. Kasi yun yung joy niya eh. Kasiyahan niya. Kasiyahan niya yun eh. Okay? So, ito yung pinaka kailangan natin intindihin sa ating mga kasama. And dagdag pa dyan. Dagdag pa dyan. Mr. Ahmed? Well, punta tayo dun sa talagang nakukwenta, nabibilang, yung kaperahan. Diba? Kasi yung kanina, paglaro sa utak natin yun eh. Magiging makabaluhan, magiging masaya kung ano yung importante sa ating puso at sa ating isipan. Hmm. Pero boom! Sapul sa reality. Teka, meron pa rin naman talagang gastusin eh. May paggagastusan pa rin. Doon po sa merong nakukuwang 13th month, merong kahit pa paano inaasahan nyo. Yun, si Amo, mula lahat nitong nakaraang taon lagi nagbibigay yan eh. May pakingkim yan, hindi lang Chinese New Year nag-aabot yan pagkapaskuhan, siguro sa katuwaan niya, pagkakatuwa niya. Alam niyo po yung pagkuha niyo ng windfall, ang tawag nila sa English dyan, windfall, yung may biglang pasok ng pera. Kung hindi po kayo nakaipon nitong mga nakaraang buwan, nitong kasalukuyang taon, yan na po sana yung pang-umpisa niyo ng ipon. Or, kung ngayon pa lang kayo namumulat, ngayon pa lang, Setyembre, ngayon pa lang kayo namumulat na, naku, kailangan pala talaga paghandaan na ngayon yung mga dumating sa isip ngayong, tama ba yung sinasabi dun sa Pilipinas, bilhin na raw ngayon yung mga produkto? Dahil hindi naman mag-e-expire. Kasi Kuya Mike, kaya nasabi ng DTI yun, pinipilit kong intindihin sila, yung binili mo 3 months ago, na 100 pesos sa supermarket, sa grocery. Ngayon? Mga 112, 115 wow. Sa totoo lang. 15% ang tinaas? Oo. Yung mga item, hindi yung mga bigas ha, hindi yung mga asukal, yung mga binabantayan ng pamahalaan sa inflation. Pag pumunta ka sa grocery ngayon, parang kami, simple na lang, halimbawa, hindi po ito yung eksaktong amount. Yung 10,000 grocery namin, linggo-linggo, halimbawa, 3 months ago, nasa mga 11,500, 12,000 na after 3 months dito. Kaya po, pinipilit kong intindihin yung sinabi ng DTI dito sa Pilipinas. Kung may pera ka na ngayon, bilin mo na bago magsipaan yung presyo. Kasi nga, yun eh, pataas-taas. Nakikita nyo naman po eh. Halimbawa, yung exchange rate, nakaka-apekto po yan. Diyan sa Hong Kong, di ba, Kuya Mike,
mga 3, 4, 5 years ago, binabantayan mo yan on a weekly basis. Tapos medyo nahinto natin dahil parang... nag-stabilize na siya. Oo, oo. Ngayon, talagang inaabangan lang, inaabangan sa PTS eh. Oh, ano na ba? 7, oh, ano na? Diba? De, pero noon pa ho yung ginagawa ni Kuya Mike. Ano, years ago pa niyang ginagawa yan ni Kuya Mike. Nitong mga, nung pandemic, lalo na, pinipilit stable na. Pero nitong taon na to, naku, diba? Ngayon po 58. Hindi na po kinakabahan na mag-project ng 60 pesos to a US dollar dito sa Pilipinas. Hindi na po kinakabahan o kamangha-mangha mag 750, 775 pesos to a Hong Kong dollar. Hindi na po kinakabahan. Kasi kapag pinag-usapan po natin 'yan last year, inare sabihin ni Kuya Mike, malamang magiging 720. Ang ano, talaga? Talaga parang imposible mangyari. So, having said all of that, sa larangan po ng kaperahan natin, lalo na on talking about the special occasion na regular na dumarating, tulad po nung pagpapaalala natin na meron tayong emergency fund, meron tayong cash reserve fund, pag-ipunan, paglaanan nyo yung education fund, yung paborito ni Tita Kerry, retirement fund. Meron din tayo luxury or want fund. Ano po yung want fund? Ito, yung Christmas fund o Christmas spending ninyo. Kukwento ko lang po, mabilisan and in mind. Kami po sa aming pamilya, meron po kaming Christmas fund. Meron kaming gadget fund. Meron kaming vacation fund. Yung pondo po na yun, pinag-iipunan namin, nilalagak namin sa high risk. High risk, ha? Anong sabihin ng high risk? Legal na investment, pero mataas ang peligro. Hindi po porque sinabing high risk investment, ay scam yan. Hindi po, mataas lang ang peligro. Malaki ang tsansa na hindi mo makuha yung inaasahan mo na paglago o kita. Doon po ang ibig sabihin ng high risk investment. Inaasahan mo kumita ng 20%, malamang dahil high risk, hindi 20% ang talaga makukuha mo. Maaring 10 lang, maaring mag-negative, o maaring mag-60. So, ang ibig sabihin po ng high risk investment, mas malaki ang tsansa na hindi mo makuha yung inaasahan mo na kita. Yun lang po ibig sabihin ng high risk. So, meron po kaming pondo. Kung ano lang po ang kinita ng pondo, yun lang po ang budget. Sa bakasyon, sa kapaskuhan, sa gadget. Oh. So, meron taon. Sabi nyo, wah, grabe ka. Wala pa 10 taon, nagpalit ko na ng telepono. Ah. High-end pa. Oh, pero meron pong tatlong taon, walang palitan ng cellphone. Kasi walang kinita eh, yung gadget fund. Hiwalay po yun sa emergency fund. Ah. Hiwalay po yun sa emergency fund. Meron talagang pondo. Alam mo, Kuya Mike, pagyayabang ko to dahil sa mga anak ko, hindi dahil sa akin. Mula ng mga teenager ang mga anak ko hanggang ngayon, hindi ko sila binibili ng gadget. Wala sa akin naging pressure nung... Naku, yung mga bata, gusto ng bagong gadget. Wala. Mula PlayStation, hindi ko po inalala yan. Kasi ang ginawa ko pong patakaran, ito po turo nyo sa mga pamilya nyo. Ang turo ko sa mga anak ko, lahat lang ng pera na gagastusin nila sa kanilang pangangailangan, lahat galing kay Papa. Wala silang pwedeng ibang gastusan na pera. Kaya mismo yung mga aginaldo sa kanila, iniipon yun ang nila. Yun ang pangbuo nila ng gadget fund. Meron pa nga sila, alam mo naman mga bata, Kuya Mike, sneaker fund. Depende sa gusto nila, no? Yung wants nila. Yung wants nila, galing dun sa pondo na yon. Iniisip po ng iba, napaka-yaman, napaka-luho nitong pamilya nila, Arman. Iba-iba ang sapatos. Ang daming sapatos. Una ho, magkakapareho kami ng size. So, pag-ibili ni Kuya, para sa akin na rin at para dun sa bunso. Ngayon nga ho, miskin na magkakahiwalay na ng tahanan dahil may mga kanya-kanyang pamilya na po. Pag nakikita-kita kami ng Linggo,
pag nag-uuwian yan, may dalang tatlong sapatos yung isa. Yung isa may binabalik na dalawang sapatos. Okay? Kasi nagpapalitan-palitan po kami. Yun yung mabaitan Diyos, pare-pareho kami ng size. Lahat, sa lahat, kulang na lang brief eh. Tsaka toothbrush na papalitan namin eh. So, buti na lang, hindi na umabot doon. Oo. Kasi nagtitipid na po, wala na pong brief. yung gadget fund, Christmas fund, and the like. Yun po yung pambili ng luho na hindi makakagimbal sa amin, di ba? Kasi pag wala tayong paghahanda, ako, kailangan nga pala nating wala pa tayong listahan. Bigla natin pag nandun na tayo, umuwi ho kayo sa Pilipinas. Naku, yung ninong ko pala na laging sumusuporta sa akin, wala pala akong nabiling regalo. Ay buti na lang, meron ako nitong sa credit card pa. Hindi ko naman pera yun, uutangin nyo. Ibilin natin regalo. Ano mo, mula nung nag-uumpisa akong ano, yan ang nagbigay sa akin ng placement fee o kung ano man. Ang laki ng tinulong sa akin yan. Wala kasi tayong listahan, tapos wala tayong nilaan na pondo. Yun po yung tamang sinasabi. Uy, mag-budget ka sa Pasko. Sana dumating kayo sa yugto ng buhay nyo na meron kayong pondo. Kung anong kitain ng pondo, kung anong kitain, yun lang po ang gagastusin nyo. Hindi nababawasan. Alam po ng buong angkan ko yan. Kaya pag yung mga panahon ng mga krisis, 2008, nung pandemya, ba? Ganun lang. May regalo pa rin, pero tanggap nila. Walang kinita yung investment ko eh, sa Christmas fund eh. So, kaya ganun na lang din ang pagdasal ng angkan ko ng mga anak ko kasi iba hong investment namin sa mutual fund. Halimbawa, dito sa Pilipinas, talagang pinagdadasal nila, gumanda sana ekonomiya ng bansa. Kasi pag gumanda ang ekonomiya ng bansa, nagalagak sila sa ang kanilang gadget fund sa mutual fund. Eh, may bago silang gamit o yung mga luho. So, tanggapin o isipin niyo po yung konsepto ng Christmas fund. Maaring wala pa ho kayo ngayon noon dahil kung first time niyo narinig, bunuin niyo po in the next 3 to 5 years. Konti-konti, 20 mil ngayong taon. Sunod na taon, 40 mil na, 60,000 na, 80 mil na, 100,000 na. O, kung anong kinikita ng 100,000, yan lang ang pang regalo natin. Yan lang ang pang gadget natin o kung ano pang bagay. Tapos, last but not the least, yung pagre-regaluhan nyo po, gift suggestion, kung hindi po gawa nyo na regalo, yung do it yourself, DIY. Meron akong nakita, simpleng-simple. Bumili lang nung atsara, ni hindi pa niya gawa eh. Bumili lang nung atsara, nilagay sa maliit na garapon. Nilagyan lang ng gold na yung garapon, parang 4 pesos, wala pang 5 piso. Bumili ng isang katutak na atsara, parang tatlong, ano tawag doon, palangga ng malalaki. Nilalagay nga lang doon yung atsara, tapos nilalagay ng ribbon. So, yun ang niregalo niya. Bakit? It's the top that counts. Wow. That counts. Totoo yan. Diba? It's the top that counts. So, pag bigay, ang dami. Nakakuha kasi ako eh. Sabi ko, gawa mo to? Hindi, binili ko na sa palengke. Ito, 4 pesos. Pero, di ba? Yun, alalang-alala ko yung niregalo sa akin 2 years ago, unang taon ng pandemya. Pinakamura, pero alalang-alala ko. Because true joy ang naramdaman ko. Galing nito ah. 2020 yun eh, nung binigay sa akin eh. Sa awa ng Diyos, parang hanggang ngayon, nandito pa rin yata. Nung atsara. Lalo sumarap. Suka na ngayon yun, suka na. Oo nga, parang nagbasa-basa na eh. Last point, lalo na pag grupo-grupo. Kasi DJ Jin, pag minsan dyan nagkakagastusan talaga sa regaluhan eh. Diba? Correct. Alam niyo po, yung ginagawa sa mga opisina, gawin niyo rin po sa bahay. Isa lang ang regalo, pag lalo na pag December 24, kasama yung pamilya niyo, ang dami. Naku, mag-usap na po kayo. Kita niyo, magugulat kayo. Lahat sila mag-agree. Miski na yung pinaka-big time dyan sa pamilya niyo, yung may kaya. Pwede bang isang regalo na lang tayo? Hanapin nyo po sa YouTube. Elephant Game.
Mas magandang exchange gift na game po yon. Google nyo po, paano laruin ang white elephant? Hanapin nyo po yon. Nakakatuwa po yon na laro. Merong mga, tigi-isa lang ang regalo galing sa bawat isa. Kaya katulad po sa amin, ang laki na ng pamilya ko, Kuya Mike. Pag Pasko, siyam na tao na kami. Nine. Wow. Isipin mo. Oh, siyam. Kasi ako, tsaka yung lola, grandpa, grandma, yung dalawa kong anak, mm-hmm. yung dalawa nilang asawa, mm-hmm. si Leia, at nag-ano ko eh, sampu pala kami. Sampu pala kami. Yung dalawang anak ni Yaya, inano ko na eh. Parang inampun mo na. Inampun ko na. Inampun ko na. Dito na sila sa mula nung pandemya. Para, ano, masaya, masaya. Isipin mo kung sampo ang regaluhan ko, bibili ko ng regalo. Eh, siyempre, kung kumahal yung isa, dapat halos kung magkakapareho para hindi magselosan. Lahat kami, tigay isang regalo lang hinahanda namin para sa aming salo-salo na sampong katao. Ang pinakamarami dyan, si Princess Leia. Ngayon, nabawasan na rin. Ayan pa, mabilisan, quick gift tip. Ito, nakita ko sa mga anak ko, ngayon nakikita ko kay Leia, 5 years old. Pag mga 5 years old and below, basta marami po siyang nakikita, okay na yun. Parang marami na yun para sa kanila. Pinabili mo yun sa ali-ali na $1, $2, okay na yun. Hindi nga naman alam yun kung Louis Vuitton yun o kung ano. Pag yung 5 years old hanggang mga 12 years old, ang gusto lang po niyan, regalo na magagamit niya talaga. Yung lalaruin niya talaga, papasahin niya talaga, paborito niya si Ariel, o yung talagang gusto niya. Maaring isa lang ang bigay ng regalo, okay na sa kanya. Kapag medyo delikado sa pag-teenager, mga 13 hanggang 18, kasi DJ Jean yan yung parang nagyayabang siya sa mga kaibigan niya. Dapat cool ako eh. Diba? Oo, dapat cool. Diba? Yes. Dapat cool ako. Yan po yung medyo may pressure doon. Pero sa susunod na pagkakataon, kung paano natin na dadayain o lolokohin o aharapin yung pagregalo doon sa mga teenager. Okay. Ang bilang pagtatapos lang po, hindi po kailangan maging source of stress ang pagregalo o ang pagdating ng Pasko. True. Amen. Amen. Maraming salamat, Arman, and we'll catch again. Happy weekend sa inyo diyan sa Pilipinas. Iniisip ko agad December na next. Matibo pa pala. Sasabihin ko sana, kailangan mga second week si Sir Arman next month. Hindi pa pala. Na-excite ako bigla. Sorry. Wag muna. Bilis-bilis na nga eh. Matatapos na nga yung September next week eh. Hindi pa. Wag muna. We'll catch you again. Maraming salamat. Take care. See Happy you. Weekend.